Ito ay hango sa totoong buhay na nangyari noong early 2000. Ito ay isang kwento ng karumal-dumal na krimen na siyang gumawa ng history sa kasaysayan ng Australia. Kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solved at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Magpipitungpong taon na ang nakakalipas noong October 24, 1955 nang pinanganak itong si Catherine Knight sa kasamaang palad ng mga magulang niya ay lasinggero at lasinggera. So isipin pa lang natin yung araw-araw na pamumuhay ni Catherine sa puder ng mga magulang niya. Palagi siyang nasisigawan, nabubugbog at tila ba sa araw-araw na pamumuhay niya ay wala siyang nagawang tama. Pero sa kabila ng mga negatibong bagay na to, palagi lang iniisip ni Catherine na pagdating ng panahon na siya naman yung magbubuo ng pamilya, ay bubuo siya ng pamilyang nagmamahalan at masaya at aalagaan niya yung mga anak niya sa pag-aalagang gusto niya sanang naranasan niya nung bata pa siya. At hanggang sa tumigil na nga sa pag-aaral si Catherine nung 15 years old pa lang siya, high school na siya noon pero ni hindi man lang siya natuto magbasa o magsulat. At siguro nga dala na rin ito ng buhay niya sa mga magulang niya. Ang una niya naging trabaho matapos nito ay sa tahian ng mga damit, pero hindi siya dito naging masaya dahil iba yung pangarap niyang trabaho. Kaya naman makalipas lang ang 12 buwan o isang taon ay umalis na siya dito at nakapasok naman siya sa trabahong pinapangarap niya. At hanggang noong nagdalaga na nga siya at bumukod ng tirahan ay marami siya nakilala at nakarelasyon. At hanggang noong 1974 ay kinasal siya kay David Kellett. Nung unang mga taon ay maayos yung pagsasama nila. Noong 1976 ay nanganak si Catherine ng babae na pinangalanan nilang Melissa. Kaso nga lang sa paglipas nito ay nagsisimula na sila magkasakitan. Ang sabi ni David ay paiba-iba ng ugali itong si Catherine at palagi siya nitong sinasaktan. Kaya nung parehong taon nung nanganak si Catherine ay iniwan siya ni David at malaki ang naidulot nito sa mental health ni Catherine. Isang araw na lang ay iniwan nito ang 2 gulang na si Melissa sa rilis ng tren at naglakad papalayo. Buti na lang ay maraming taong nakakita at nailigtas nila yung sanggol bago pa dumaan yung tren. Habang nagkakagulo yung mga tao dun sa istasyon, ay nakakuha naman ng palakol si Catherine at tinangkang palakulin yung mga tao dito, buti na lamang ay walang nasaktan. Matapos mahuli si Catherine sa mga ginawa niya, dinala siya sa St. Elmo's Hospital pero pinalabas din siya dito kinabukasan. At sa parehong araw ay binalik din sa kanya ang batang si Melissa. Dahil sa kasamaang palad nung panahon na to, ay mukhang hindi pa mahigpit ang mga ospital at gobyerno tungkol sa mga ganitong kaso. At sa makalipas na mga taon, nagkaroon ulit siya ng mga bagong karelasyon. At kagaya nung una, naging masaya lang sila ng mga unang taon, pero naghiwalay din makalipas nito dahil sa nagkakasakitan sila at nagiging toxic ng relasyon. Siguro dahil hindi rin alam ni Catherine kung paano ba bumuo ng healthy na relasyon dahil hindi niya alam kung ano ito at hindi niya pa ito nararanasan. At sa makalipas na mga taon ay nakilala niya si John Price noong 1995. Si John Price naman kagaya ni Catherine, hiwalay din siya sa asawa. Meron siyang 3 anak na babae, yung 2 dito ay nasa kanya, yung bunso naman ay nasa asawa niya. Nagkapalagayan kaagad ng loob yung mga anak ni John at si Catherine. Napakababait ito sa kanya, gayon din naman si John palagi siyang inaalagaan, palagi silang nagtatravel, nagde-date. At sa pakiramdam ni Catherine ay mukhang natagpuan niya na yung partner o asawa na makakasama niya habang buhay. Makalipas lang ilang buwan ay nagsama na sila, si Catherine ay tumira na kay John at dito ay lalo sila nagkalapitan ng loob. Nagkakasundo sila halos sa lahat ng bagay pero may isang bagay lang silang pinagtatalunan. Dahil ito nga yung pamilyang pinapangarap ni Catherine sa mahabang panahon ay gusto niya na ikasal sila ni John Price para opisyal na na isa na silang pamilya. Ang kaso nga lang, mukhang ayaw na ni John na ikasal ulit dahil hindi naging maganda yung hiwalayan nila nung huli niyang asawa. Nasaktan ng sobra dito si John, halos mawala siya sa focus sa buhay at halos magpakamatay na siya. Kaya't pinangako rin ni John sa sarili niya na hindi na siya ulit ikakasal. At ito nga yung nagiging dahilan ng awayan nila at hanggang nung early 2000 na umabot pa sa punto na nasaksak ni Catherine si John. The plus lang naman ito na hindi niya na kailangan magpa-hospital pero alam ni John ang pagkakataon na yon na hindi na sila pwedeng magsama. Kaya't sinigawan niya si Catherine na umalis na ng bahay at naging pake na ito at umalis. Matapos nito kinabukasan, bago pumasok si John sa trabaho ay dumaan siya sa police station at sa magistrate's court para magsampa ng restraining order para malayo itong si Catherine sa kanya
gayon din sa dalawa niyang anak. Dahil alam ni Jan kung anong mga nangyari sa mga unang nakarelasyon ni Catherine bago siya. Yung ilan sa mga nakarelasyon ni Catherine, yung iba dito ay napalo niya ng matigas na bakal sa ulo, yung iba dito ay sinaksak niya ng gunting, yung iba naman ay sinakal niya ng lubid hanggang sa hindi makahinga. Wala naman sa kanila ang namatay, pero gusto pa rin ni Jan Price mag-ingat. Matapos ang trabaho nito siguro mga alas 8 o alas 9 pag uwi niya sa kanila, nakita niyang may sulat si Catherine sa kanya na gusto nito na makipag-usap sa kanya ng dalawa lang sila at yung dalawang anak niya ay pinatulog muna sa bahay ng kaibigan niya. Bagaman gumagawa si Catherine ng paraan para maayos yung relasyon nila, sa ginawa ni Catherine na pangingialam sa pagbabantay sa mga anak niya ay nagalit ito. Naisip niya na walang karapatan si Catherine na gawin yun, lalong-lalo na't magkaaway sila. Kaya't pumunta muna si Jan sa kapitbahay niya, nakipag-inuman at nakipagkwentuhan dito. At hanggang nung mga alas 11 na ng gabi ay umuwi rin ito at nagpahinga. At siya namang saktong dating ni Catherine at naabutan niya si Jan Price na natutulog na sa kama niya. At kinuha niya itong oportunidad para maligo, magayos, magpabango at magpasexy ng suot. Matapos ito ay ginising niya si Jan. Sa kabila ng galit ito, nang makita niya si Catherine na nakagano na ayos, ay nawala yung galit niya at hanggang sa may nangyari sa kanila. Makalipas ang ilang oras, siguro mga alas 3 ng madaling araw, ay nagising si Catherine, nakita niya si Jan sa tabi niya ay tulog pa din. Tinitigan niya ito at kitang-kita niya na ang sarap ng tulog ni Jan. Pero imbis na matuwa siya dahil mukha nagkaayos na sila, ay parang nakaramdam siya ng hiya sa sarili niya. Naisip niya, siguro kaya ayaw siyang pakasalan ni Jan ay ginagamit lang siya nito. Doon siya nakaramdam ng sobrang galit kay Jan. Kahit ang nasabi na lang ni Catherine noong mga oras na yon, ay tuturuan niya ng leksyon si Jan na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Nung oras na yun ay pumunta si Catherine sa lugar na pinagtatrabahuhan niya. Kinuha niya yung mga gamit niya dito at bumalik siya sa bahay ni Jan. Pagdating niya dito ay inilatag niya iba't ibang uring gamit na ginagamit niya sa trabaho niya at pinili niya yung isa sa mga paborito niyang gamit. Makalipas ang ilang oras, alas 6 ng umaga, napansin ng kapitbahay ni Jan na nandun pa rin yung sasakyan nito. Naisip niya baka tinanghali ito ng gising pero habang tinititigan niya yung bahay ni Jan at nagbabalak siyang katukin ito ay may pumaparadang sasakyan sa harap ng bahay nila. At narealize niya nakatrabaho pala ito ni Jan at sinusundo siya dahil kailangan si Jan sa company noong mga oras na yon. Kaya't sabay na silang pumunta sa harap ng bahay ni Jan, katok sila ng katok dito pati sa bintana pero walang sumasagot sa loob. Hanggang sa napansin nila yung gilid pala ng pinto ay may marka ng dugo. Tumawag kaagad sila ng pulis, makalipas ang ilang minuto ay nagdatingan din ito na may kasamang ambulansya. Sinubukan ng mga pulis na dumaan sa likod ng bahay. Nagbabakasakali sila na sana bukas yung backdoor para hindi na nila ito kailangan sirain. Nung papunta na sila sa likod ay nakita nila may pinggan ditong nakataob na mukhang nanggaling dun sa bintana sa gilid ng bahay kung saan ito nakatapat. Kaya sinilip nila to, nakalock din, pero dahil sa lamin naman makikita nila kung may tao sa loob. Pagsilip nila dito, nakita nilang ang daming pagkain dun sa lamesa. Pero wala silang makitang kahit sino. Kahit dumiretso na sila sa backdoor, katok sila ng katok pero wala pa rin sumasagot. Kahit sinira na nila to at pumasok yung mga pulis na nakahawak sa mga baril nila. Dahan-dahan sila naglalakad papasok ng bahay hanggang sa nakarating sila sa sala nito. Nakita nilang napakaraming dugong nagkalat dito papunta sa kusina. Kahit dito kaagad sila nagpunta. Pero wala silang makitang kahit sino. Kahit bumalik sila sa sala kung saan nila nakita si Catherine. Nakahiga ito at parang wala ng buhay, kaya chinek kaagad nila at may pulso pa ito kaya dinala kaagad sa ospital. Habang patuloy lang naglilibot yung mga pulis sa bahay ni Jan. Sinubukan ulit nilang bumalik sa kusina kung saan nila nakita yung napakaraming dugo na parang may hayop o taong hinila dito habang tumutulo pa yung mga dugo nito. Kaya sinundan lang nila at nakita nilang may kurtina na parang may tinatabingan itong pinto. Kaya dahan-dahang nilapitan ito ng mga pulis. Hinawi ito nung isa sa kanila pero nakita nila isa lang pala itong lagayan ng mga gamit. Sinubukan nilang i-check ito ng mabuti na baka may hayop, may tao o bangkay sa loob dahil dito talaga sila dinadala ng napakaraming dugo mula sa sala. Pero wala sila makitang kahit ano o kahit sino na pwedeng pagmulan ito. At habang patuloy sila nag-iikot sa bahay ni Jan, napansin nila na yung isa sa mga pulis nila ay napakaraming dugo sa kamay. Wala naman siya maalalang pwedeng pinagmulan ito o nasugatan ba siya habang papasok sila sa bahay, kaya't inalala niya yung mga ginawa niya mula pagpasok nila dito. At naalala niyang siya nga pala yung humawi ng kurtina na nakatabing dun sa lagayan ng mga damit. At nung binalikan nila yun, dun lang nila napagtanto na yung bagay na hinawi niya ay hindi pala kurtina. Dahil nung gabing nagising si Catherine,
matapos may mangyari sa kanila ni Jan matapos nila magkabate. At nung tinitigan niya nga si Jan at napuno siya ng galit dahil naisip niya na ginagamit lang siya nito kaya ayaw siya pakasalan. Matapos nito umalis siya, kinuha niya yung mga gamit niya sa trabaho niya. At matapos siya makabalik sa bahay ni Jan ay inilatag niya yung set ng mga kutsilyo na ginagamit niya sa trabaho. Dahil yung pangarap na trabaho ni Catherine na siyang pinapasukan niya pa rin noong mga araw na yon ay sa katayan ng mga hayop. Kaya't pinili niya na yung paborito niyang kutsilyong palagi niyang ginagamit sa araw-araw. At pumunta siya sa kwarto ni Jan at kinapitan niya ng dalawang kamay yung matulis na kutsilyo at sinaksak niya si Jan sa dibdib. Agad-agad ay nagising si Jan, binuksan niya pa yung ilaw pero hindi niya pa alam yung nangyayari. Nakita niya si Catherine na nakatayo sa gilid ng kama niya at nakita niya na may nakasaksak na kutsilyo sa dibdib niya. Nagmadali siyang tumakbo palabas ng bahay pero bago pa man siya makalabas ng pinto ay bumagsak na siya sa harap nito, siguro sa dami na rin ng dugo na nawala sa kanya. Kahit ang ginawa niya dahil bukas na naman yung pinto ay kinapitan niya yung gilid nito at balak niyang hilahin sana yung sarili niya palabas. Kaso nga lang nakasunod na si Catherine sa kanya, hinila siya pabalik ng bahay, sabay sinara yung pinto. Hindi na masyadong gumagalaw nito si Jan pero patuloy pa rin siyang sinasaksak ni Catherine at umabot pa ito sa 36 na saksak. At nung nakita niyang hindi na gumagalaw si Jan, hinila niya yung katawan nito papunta sa kusina at sinabit niya muna yung katawan nito sa sabitan ng hayop na ginagamit ni Catherine sa trabaho niya. Habang pinapatulo niya muna yung mga dugo ni Jan, ay naghahanda siya sa kusina para magluto dahil balak niyang iluto yung katawan ni Jan. Matapos niya makapaghanda ay pinutol niya yung ulo ni Jan. Pinakuluan niya ito para gumawa ng sabaw habang binabalatan niya ng buo yung katawan nito. At dahil sa sobrang tagal na nga ni Catherine nagtatrabaho sa katayan ng hayop, sa sobrang sanay na siya dito ay nabalatan niya ng buo yung katawan ni Jan ng isang piraso. At yung balat ni Jan na yon, yung inakala ng mga pulis na kortina. Matapos ito ay pinagpirapiraso niya yung katawan ni Jan at gumawa ng iba't ibang luto ng ulam. Dahil balak niya ipakain mismo si Jan sa mga anak nito. Pero sinubukan munang tikman ni Catherine yung niluto niya pero hindi niya ito nagustuhan. Kaya titinapon niya ito sa bintana na siya naman nakita ng mga pulis nung naglakad sila papunta sa likod ng bahay. At nung na-realize ni Catherine yung krimen na nagawa niya, ay naisip niya na lang din magpakamatay. Kumuha siya ng napakaraming sleeping pills, inunom niya ito. Kaso nga lang dumating sa tamang oras yung mga pulis at nadala siya kaagad sa ospital na siya namang sumagip sa buhay niya. At during trial nito ay dinagdag pa nung judge kay Catherine na hindi man lang daw siya nakikitaan ng pagsisisi sa karumal-dumal na krimen na ginawa niya. Matapos ito ay nasentensyahan si Catherine Knight ng habang buhay na pagkakakulong at nilagyan pa ng marka nung judge yung sentensya sa kanya ng definitely never to be released. Ibig sabihin nito ay wala ng pag-asa si Catherine na makalakad pang muli o makapamuhay sa labas ng kulungan. Na siyang kauna-unahang babae na sintensyahan ng ganitong uri ng kaso sa Australian history. Ngayon ay 68 years old na si Catherine at nakakulong pa rin sa Silverwater Women's Correctional Center sa New South Wales, Australia. At yan ang kwento ko sa inyong araw. See you on next video. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung ano man ang masasabi niyo sa kwento na to. Thank you guys for watching.